Paano ako kumikita kahit paminsan-minsan na lang ako gumagawa ng mga content o di kaya kahit hindi na ako active sa Facebook? Pero bago natin sagutin guys, gusto ko munang ipakita sa inyo ang aking kinita or ang aking sahod for the past few months para mayroon po kayong reference. Pero kayo na po bahala mag-calculate kung magkano lahat ng kinita ko dahil po marami po akong monetization tools, meron po akong subscription, meron po akong in-stream ads, meron po akong in-stream ads live, meron po akong stars, meron po akong ads on reels. So medyo marami ang nakasulat, so kayo nang bahala mag-add. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang sinahod ko for the past few months para sa reference nyo. So ito lahat guys ang kinita ko sa aking pag-Facebook for the past few months. Pero matagal na kasi yung page ko kaya hindi na natin titingnan lahat-lahat. Yung titingnan lang natin is yung mga nakaraan na sahod. So kung nakikita nyo may mga malalaking amount, may mga maliliit na amount, dahil po yan ang iba galing sa Star, ang iba galing sa Ads on Reels, ang iba galing sa in-stream ads for live, ang iba galing sa regular na in-stream ads, at yung iba naman galing sa subscription. Pero yung pinaka mataas na sinahod ko pa lang is siguro is around mga nasa 60,000. So, pero monthly, hindi siya bumababa sa 5-digit. So kahit hindi siya ganun kalaki, pero kahit papano is meron akong passive income every month dito sa Facebook kahit hindi na ako active sa paggawa ng mga video. So ayan guys, yung mga example niya, marami pa yan kasi mahaba to. So yan lang is nilang to parang reference nyo lang. So ayan na nga guys ang lahat ng mga sinahod ko. So balikan na natin ang katanungan, paano nga ba ako kumikita kahit paminsan-minsan na lang ako gumagawa ng video at kahit hindi ako masyadong active dito sa social media or sa Facebook? Isa lang guys ang sikreto ko at gusto ko pong i-share sa inyo. Ang ginagawa ko po kasi guys, kahit yung mga luma kong video is marami pa rin ang nanonood dahil ang mga ginagawa kong content or mga video is searchable. Yes guys, yan lang po ang sikreto ko, searchable. Kasi po, pag searchable ay yung mga content na ginagawa natin, kahit matagal na natin siyang nagawa, marami pa rin ang nanonood. On-demand video pa rin siya kasi palagi silang sinesearch ng mga tao. So, paano ba maging searchable yung content natin? Unang-una sa lahat, dapat po ang mga content na gagawin natin ay sumasagot sa mga katanungan ng mga tao. Kasi po, pag ito ay sumasagot sa katanungan ng mga tao, ito palagi ang tinatanong or sinesearch ng mga tao sa iba't ibang search engine at posibleng po ma-recommend ang ating mga video, especially kung sa Facebook sila magsesearch ng ganong question. Okay, so number one is kailangan yung content na ginagawa natin is sumasagot sa mga katanungan para maging searchable. Number two, kailangan lagyan natin ng mga hashtag. Ang mga hashtag guys is tumutulong siya para maging searchable ang ating content at magiging recommendable. Kaya very important po naglagyan natin ng hashtag ang mga content natin para kahit matagal na natin na-upload, pag nag-search ang tao, palagi pong recommended yung mga video natin. And of course, yung number 3 is very important rin na maglagay tayo ng title at saka description. Yung description natin guys, kailangan is related sa lahat ng video natin or mga content natin. Same rin yung sinabi ko rin na yung title na dapat is sumasagot sa katanungan ng mga tao. So yan lang guys ang sikreto kung bakit hanggang ngayon kumikita pa rin yung mga video ko na dati ko nang ina-upload. At ang nangyayari ngayon is parang nagiging passive income ko na lang siya. Hindi man ganun kalaki kagaya ng kinikita ko before, pero at least guys, may 5-digit pa rin ako na income every month sa mga video ko na na-upload before. So yan guys ang sikreto ko. So sana is magawa nyo rin para magkaroon din kayo ng passive income dito sa Facebook. Ingat! Bye-bye!